Good day, Maha Gracie, and welcome back once again to my channel, Happy Planting, Plantitos and Plantitas. In this video, we will talk about on how to stop our coleus of becoming leggy. But before that, if you're new to my channel, please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell so that you'll be updated to my upcoming videos. So Maha Gracie, before sumikat si Mayana, meron na akong tinatanim na Mayana, siguro mga 4 or 5 years ago. Nagsimula na ako magtanim ng Mayana. Pero wala po akong idea kung paano ito aalagaan, hinahayaan ko lang sila sa pot or minsan na umabot na sila sa lupa. Tapos tumataas lang sila ay hanggang sa ang iba namatay na at konti na natira sa akin. At ngayon, eto, nagkaroon ako ng maraming idea sa pag-aalaga ng Mayana kaya mas maganda na ang pananim ko ngayon kaysa noon. So Maha Gracie, how are we going to stop our Mayana of becoming leggy? So itong Mayana na nakikita ninyo, isang puno lang po ito. So nagsipula lang po ito sa isang cutting. And then, ang ginawa ko lang, palagi lang po ako nagpipinch. Ayan, nakita ninyo, marami po akong pininch dyan. So lahat po yan mga putol. Kasi everyday, tinicheck ko yan. Lagi kong binibisita, tapos tinicheck kung ano ang, kung meron ba talaga na ako na pwedeng i-pinch. Ayan. So, dyan makita natin yung unang, yan sa gitna, una kong pinutulan. And then, nagkaroon na siya ng maraming sanga. Ayan, kita ninyo na meron akong pinutul dyan. So, kapag nagpuputol po tayo, so marami po tayong mga kasunod na sanga na lilitaw. Ito namang kasunod, iisang puno lang din yan. Ayan po, iisang puno lang din po yan. So, madami pong sanga yan. Kahit ni isang puno lang yan. So, hindi mo makikita na leggy siya. So, ipapakita ko sa inyo ang puno. Ayan siya. Ayan, nag-iisang puno lang yan siya. Tapos, meron ka makikita na maraming sanga na lumitaw. So, paano natin palilitawin yung mga sanga na nandun sa ilalim? So, magpipinch lang po tayo. Ito rin, iisang puno lang din po ito. Pero, makikita natin na may mga sanga siya. Kasi, ang mangyayari, kapag hindi natin yan ipipinch, so, ang tendency, hindi siya magsasanga. Magsasanga man siya, pero matagal. Pero, naging leggy na siya. So, tumataas po siya. So, para hindi siya tataas, so, pagkaroon ng panibagong sanga, kailangan i-pinch nyo na kaagad. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung iba kong Mayana na pininch ko na mababa lang. So, marami pa tayong makikitang mga maliit na sanga na lumilitaw. So, hindi po yan magiging leggy. Ito naman ang aking dip in wine. Ito, isang puno lang din yan. Pero, makikita naman ninyo na napakalash niyan. So, hindi po siya leggy. Kasi mababa pa lang, nag-uumpisa na ako mag-pinch. Halimbawa, after na itinanim ko siya at naging stable, so, pinuputulan ko siya kaagad para magkaroon na siya ng sanga. So, it means mababa pa lang, so, meron ng sanga. So, hindi po yan magiging leggy kapag nagsimula na po kayong mag-pinch sa mababa. So, ayan. So, dalawang sanga. Ayan, nakita namin naman ninyo yung dalawa na sanga. Ibig sabihin, mga bagong tubo yan after na pininch ko sila. Ayan po. Marami po siyang mga baby branches. Ayan po. So, ito naman si lemon lime. Ayan. So, iisang puno lang yan. Pero, matagal po siya magkaroon ng maraming sanga. Pero, kailangan sundin po natin sa pag-pinch. Ito, nag-iisang puno lang din yan. Pero, nakikita naman ninyo, marami siyang sanga. Kasi nga, lagi po ako nag-pinch. So, mag-pinch lang po tayo. Huwag po tayo matakot. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga iba kong Mayana na pinipinch ko para malaman naman ninyo kung gaano ka taas bago natin ipinch.
So ito po, nakikita natin, meron kayong makikita na maliit na sanga. Yan, yung maliit na yan, pinuputol ko yan. So pinipinch ko na siya. Halimbawa, may luminitaw na maliit. So ayoko kasi magpinch ng malaki para hindi siya kalbutingnan. So yung mga maliliit lang na luminitaw yung pinuputol ko. Pero minsan, nagpuputol din ako ng medyo malaki na para pwede ko siya maitusok dyan sa, ano, sa katabi lang. Ayan. Sa baba, ayan, mga pininch ko, meron ng dalawang sanga. Ayan, di ba maganda tingnan? Ayan po siya pag bagong, ano, bagong tubo, maganda tingnan ang kanyang dahon. Ayan sa baba, marami po siyang mga sanga. So, kapag palagi tayo nagpuputol, lilitaw yung mga sanga sa ibaba. Ayan, so, pinch tayo. So, ito naman Maha Gracie, yung super liit. Maliit po ito. Ito yung pinakita ko dati, yung sa pinching ko din na video. So, ganyan na po kalaki. So, kung pwede nyo tingnan doon sa previous video ko kung gaano siya kalaki doon sa video. Ngayon, ganyan na siya kalaki. So, mataas na yung kanyang sanga. And then, yung tumubo na sanga, pinch ko na rin po yun. Ayan. Ayan na ang bagong sanga. Yan. So, meron ng apat na sanga sa isang puno. Mababang mababa lang po yan. Maliit, super liit. So, ganyan po ako mag-pinch. Para maiwasan natin na maging leggy si Mayana. Nakita naman ninyo, ayan po. Super baba lang po na pinch ko siya. Ayan, mababa lang po siya noon. So, nagkaroon na po siya ng dalawang sanga and then yung dalawang sanga na yun, pinutulan ko din. At ito naman na isa kong Mayana na itinanim ko dyan sa empty plastic bottle kasi mahilig din po ako mag-recycle. So, ayan po. Isang puno lang po yan na merong dalawang sanga. Ayan po, nilagay ko dyan. So, makikita naman ninyo, ayan po, yun. May puto sa gitna dahil sa pag-pinch ko. So, yung sanga na yun, yung dalawang sanga, pinutol ko at itinanim dyan. So, pero magkakabit sila. And then, nung tumaas na, yung pininch ko sila para magkaroon ng sanga. Ayan. So, ito na po yun. Meron na siyang sanga. Ayan. So, ganyan po ako mag-pinch. Hindi ko po siya hinihintay na tumaas bago mag-pinch. So, basta stable na siya at pwede na siyang ano, putulan. Pinuputulan ko na po yan. Hindi ko na siya hinihintay na tumaas pa kasi ang tendency magiging leggy. So, yun po ang aking ginagawa. So, ito namang Mayana ko na ito. May isa-isang puno lang po ito. Pero nakita nyo naman na maraming sanga po ito kasi nga, ayan, yun sa gitna, pinutulan ko na yan. So, meron na siyang sanga. So, marami pong lumitaw na mga sanga kasi lagi po ako nagpipin. So, in fact, sa isang puno na ito, marami na po akong naitanim na mga sanga na pininch ko. Kahit na maliit lang po, pinitanim ko at tumubo na po sila. So, ayan, nakikita natin marami pong sanga. Ayan po yung gitna, yung pinakar unang pinutulan ko. So, mababa pa lang. Ayan, mababa. Nakita naman yun, masyadong mababa ang aking pinutulan. At ayan na po ang resulta, ang sanga na nila. Marami. Ayan. Yung mga pinutul ko, nilalagay ko lang po dyan sa, ano, sa ilalim, sa tabi, para kumapal po tingnan ang ating Mayana. Maganda po tingnan pag masyadong makapal. So, lang yung mga pinuputol ko dyan ko lang po tinatanim sa gilid. So, ayan, nakita naman ninyo marami na akong naitanim sa gilid. Dyan lang po yan ang galing sa iisang puno. Ayan. So, ito po ang aking dish garden. Ayan. So, gusto ko sana ipakita yan sa inyo pag masyadong makapal pero ipapakita ko na lang ngayon. Ayan, meron po akong tatlo or apat na variety dyan sa, ano, sa pot na yan. So, ayan po, isang puno lang. Ayan, meron ng makikita na mga ilang sanga. So, kung inyo napapansin, wala kayong makikita na maliliit na dulo na dahon. Ayan, kasi nga, pininch ko na yan. Ayan. So, ito yung sa ibaba, napinch ko na rin yan. So, pinipinch ko yan po lagi. Kasi pag wala po siyang dulo, yung mga sa ilalim na sanga lumilitaw.
So ito naman, ayan, isang puno lang din yan. So ipipinch natin yan, itong nasa dulo. Tanggalin po natin. Yan, yung pinakamaliit na dahon lang, yung dalawa. Tinatanggal ko po yan. Yan. Ganyan lang po kaliit. So, iba dyan na pinch ko na. So, nagkaroon na siya ng sanga. So, ito din. I-pinch natin. So, ganyan lang po tayo mag-pinching. Pag magputol. So, bibisitahin natin lagi. Check natin kung meron tayong ipipinch. So, ipinch natin palagi para hindi siya maging leggy, para dumami ang kanyang sanga. So, kahit mababa lang po ang sanga, pinipinch ko na po siya para kumapal po ang ating mga mayana. So, ito naman, napaganda nito kasi nga naghahalo ang white at saka green, at saka yung talbos ay yellow at saka green. So, napaka ano po nito, napaka lush po nito. Marami po siyang sanga. So, mas lalo pang yumabong kasi nga lagi kong pinuputulan. Lagi po ako nagpipins. Tsaka, mabilis lumitaw ang mga baby branches niya kapag palagi po tayo nagpipinch. Ayan. Kasi yung nutrients, umaakyat po kasi sa taas kapag ano, kapag hindi po natin pinuputulan, so naagawan yung mga nasa baba. So, kaya palagi po tayong mag-pinch. So, yun naman sa bulaklak, kasi pag ano, pag nagmamature po yung ating mayana kapag mayroong bulaklak. So, para maintain natin sila, kailangan wag natin hayaan na lumaki yung bulaklak. So, pag lumitaw na yung maliit na bulaklak, putulin na kaagad. Kasi yung tendency, yung stem niyan, magiging mature. So, bang mature, nakita naman siguro niyo kapag mature yung mayana, yung stem ay masyadong makapal at very brown. So, mapanatili nyo siyang hindi mag-mature kapag lagi po tayo nagpipinch. Ayan. So, mga pinipinch ko, tinatanim ko lang yan dyan sa gilid. So, there you go, mga Gracie. I hope may natutunan naman kayo sa araw na ito, sa video na ito. And if you like this video, please, again, don't forget to hit like and then subscribe and then click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking gagawin. And then, if you have something to say, please leave a comment in the comment section below. So, thanks again for watching. See you next time. Bye, mga Gracie, and happy planting to everyone!